Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. At muli ko kayong binabati at welcome sa ating live streaming sa araw na ito dito sa Toronto ng araw ng Lunes. At magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas mga kapatid. Pagpalain kayo ng Diyos saan man kayo naroroon at welcome kayo sa ating lahat sa ating day 136. So bago po tayo magsimula para po sa ating part 4 ng ating series ng Jesus and Humanity ay tayo tumungo at tayo sumandaling manalangin. Ama naming Diyos, muli kami nagpapasalamat at nagsasama-sama sa iyong pangalan upang ikaw ay aming purihin, pasalamatan sa aming puso at ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Salamat sa ganitong pagkakataon, muli mo po kaming tinipon muli at kami magsasama-sama sa loob ng isang oras. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak na makikinig at manonood ng pangangaral na ito at nawa ang iyong salita, ang iyong pangalan ay mapuri sa aming mga puso at nawa ang mga kaluluwa na makikinig ay tumanggap sa iyo, Panginoon, bilang sariling tagapagligtas.
Gabayan na po kami sa oras na ito at nawa ibigay mo sa amin ang iyong salita at ito ay magamit namin sa aming buhay bilang iyong mga anak. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at gabayan mo ang iyong lingkod na gagamitin. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, welcome po kayong lahat. Bago po tayo magsimula ay nais kong basahin sa inyo ang ating teksto ngayong araw na ito. Hebrews chapter 2 verses 14 to 18. So ito yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. So dito sa verse 14 ay nais kong basahin hanggang sa mga susunod na mga talata. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol, yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid ay ang Diablo. 15. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ng mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. 17. Kaya't nararapat sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoting maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng pangpalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. 18. Palibhasa ay nagbata siya sa pagkatukso, siya ay makasasaklolo sa mga tinutukso. So purihin ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo sa mga salita na ating napakinggan, sapagkat ito ay ating isaisihin sa mga oras na ito at titignan natin na alamin natin ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo at sa humanity. So sa ating pasimula, habang narito ang ating Panginoong Hesukristo dito sa mundong ibabaw, nung siya ay nabubuhay pa, siya ay nasa laman at dugo. At nakaranas siya ng mga, kung ano naranasan ng tao ay naranasan ng Panginoon. Nagutom siya, nauhaw siya, natulog siya. Ano? So ang dami niyang naranasan bilang tao. Ngunit nabuhay siya na walang kasalanan. No? Sa kabila ng ang mga tao, ang kalikasan ng tao ay nagkakamali. Ngunit ang ating Panginoong Hesukristo ay nabuhay bilang isang tao, ngunit hindi siya nagkasala at nagkamali kailanman. Alam niya kung ano ang maging isang sanggol, sapagkat siya ay ipinanganak bilang isang sanggol sa Bethlehem ng Juda. Isang lumalaking bata doon sa bayan ng Nazareth, no, edad na 12 anyos, ay nagsimulang lumaki ang ating Panginoong Hesukristo sa Nazareth. At ito ay aking nakita yung kanyang kinalakihan, no, sa bayan ng Nazareth. At nung kami nandiyan noon, noong 2018, ay hindi na ito katulad ng lumang panahon, sapagkat ang Nazareth ay punong-puno na ng mga bahay na, ng mga katedral, no, matataas na mga simbahan. Wala na gaanong makikitang walang okupadong mga lupa, sapagkat isa ng modernong city, no, lugar ang Nazareth ngayon. Ngunit ito ay binanggit sa Bagong Tipan, no, sa mga ebanghelyo, na ang ating Panginoong Hesukristo ay lumaki sa lugar na ito. At ang mga taong naninirahan sa Nazareth ngayon ay mga Arabs, no? Mga Arab Israeli ang tawag sa kanila. At ang kanilang mga salita diyan ay hindi Hebrew kundi mga Arabic. Kaya yung mga tao na hindi marunong mag-Arabic ay hindi pipili ng mga lugar upang sila ay manirahan, kundi pipili sila doon sa katulad ng Tel Aviv. Ang Tel Aviv ay international city yan. At English ang ginagamit diyan, na Hebrew, ano? So maraming mga tao diyan na gusto diyan kasi madaling mag-navigate diyan. At sa Jerusalem naman, ganun din, no? May mga taong pwede mo kausapin sa English at Hebrew, Russian, you know, at Arabic. So yan ang mga ano. Ngunit ang Panginoong Hesukristo ay lumaki sa mga lugar na yan, no? At ginalawan niya yan, yung mga lugar na yan. Yan ay nagkaroon siya ng bahagi niya sa kanyang kabataan hanggang sa siya ay nagsimula ng alas 12 taon na gulang hanggang sa siya ay umabot sa 30 anyos. Nung siya ay 30 anyos na ay
nagpunta siya kay John the Baptist at doon ay nagpabautismo siya sa ilog ng Jordan. At dito ay naranasan niya ang mapagod pagkatapos na siya ay tuksoin ni Satanas. Ay dinala siya ng Holy Spirit doon sa ilang, no, sa Judean wilderness. At yan ay nakita ko nung ako at ang aking grupo ay nagpunta sa Masada sa Dead Sea. So dinaanan namin yung Judean wilderness na yan, ano, talagang magmula sa Jerusalem pababa, no, going south, ay talagang unti-unti nang nawawala na ng ano, ng puno. Ibig sabihin, ang lupa ay nagiging patay na dahil hindi na tinutubuan ng halaman, eh. No? Kaya hanggang sa lumalayo, hanggang sa pumupunta na sa south, ay nagiging talagang purong bato na. Nagiging desierto na, no? At pero hanggat sa Jerusalem ka ay mayaman ang paligid, no? Kulay berde ang paligid at maraming mga pananim, maraming puno. At dito ang Panginoon ay dinala ng Holy Spirit nung siya ay binautismo sa ilog ng Jordan at upang tuksuin ni Satanas. So naranasan niya doon ang pagod, ang gutom at uhaw, no, na binanggit sa Ebanghelyo ni John chapter 4 verse 6 to 8. So naranasan niya ang pagiging tao. At naranasan din niyang hamakin siya at tanggihan ng kanyang mga kababayan, no? At maling akusahan ng kanyang ginawa. Bagamat ang Panginoon ay walang ginawang masama, ay siya inakusahan at sinabihan na siya ay nagpapanggap na Diyos, no? Yan ang charge sa kanya ng mga kapwa niya Hudyo, eh. Sapagkat sabi niya, paano mo sasabihin ikaw ay anak ng Diyos, eh? Ikaw anak ni Maria at saka ni Jose. Ikaw ay taga Galilee, ikaw ay taga Nazareth. Nazarene ang tawag sa kanya. Ano, Jesus the Nazarene ang tawag sa kanya. So, ang hirap kumbinsihin ng mga Hudyo kung ang mismo ang Panginoon na mismo ang nangangaral sa kanila ay talagang naka-receive ang Panginoon ng harassment. Lahat na ng klase ng ano ay naranasan niya, no? Naghirap siya ng physical at namatay. At tinatulan siya doon sa krus, no, ng kamatayan niya. At ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang pagsubok bilang paghahanda sa kanyang panglangit na ministeryo bilang isang mataas na saserdote. So ito binanggit natin kanina sa mga talatang binasa natin. So kailanman ay dapat nagampanan ng Panginoon ang mga bagay na ito sa maraming mga tao, hindi ito naiintindihan. Ngunit kung ang mga tao ay nagbabasa ng kasulatan, ay maiintindihan nila ang sinasabi ng prophecy na kinakailangan batain ng servant o ng lingkod ang mga bagay na ito. At kung ito ay hindi maiintindihan ng ordinaryong tao, ay talagang hindi nila makikilala ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat naparito ang Panginoon na kakaiba kesa sa hinihintay ng mga tao ng kanyang kababayan, no? Iba-iba ang kanyang pagdating. Kumbaga sa sorpresa, ay walang sorpresa ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi yung inaasahan mo kung anong darating, kung hindi, excuse me, kabaliktaran ng inaasahan mo. Halimbawa, para bagang ikaw ay naghihintay sa isang napakagarbong pagdating ng isang Mesiyas, ay hindi naman pala ganun ang pagdating. No? Kaya ganyan ginawa ng Panginoon ang kabaliktaran ng kanyang pagdating upang ang lahat ay tumingin sa kanya, pagmasdan siya kung sino siya. So bilang ating mataas na saserdote, ang ating Panginoon ay may kakayahang bigyan tayo ng biyaya upang maiwasan tayo sa pagkakasala kapag tayo ay tinukso. Sapagkat ang biyaya lamang ang makapagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang tayo ay mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa, ng kalakasan, ng pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ang biyayang ito ay nagmula sa ating Panginoong Hesukristo. Kung nagkakasala tayo, kung gayon siya bilang ating tagapagtaguyod, ay kumakatawan sa atin sa harap ng turunan ng Diyos. At pinapatawad tayo kapag taus-puso nating ipinagtatapat ang ating makasalanan sa Kanya. Binanggit ito ni Juan sa kanyang unang sulat, no, 1 John chapter 1 verses 5 to 22.
Kaya na dito ba bago ko basahin itong mga verses na ito ay excuse me. Ay kapag tayo ay dumadanas ng mga matinding pagsubok sa ating buhay at tayo nagkakamali, nagkukulang tayo. Kapag tayo ay nalalangin sa Panginoong Hesukristo, siya ang namamagitan sa atin at sa ating Ama sa Langit. Sinabi niya yan, siya ang tagapamagitan. Kaya mahirap para sa atin kung tayo lang ang lalapit mag-isa sa Diyos, sapagkat tinuturuan tayo ng Holy Spirit na manalangin at yung ating panalangin na yun ay makakamtan ng ating Panginoong Hesukristo, at ang ating Panginoong Hesukristo ang makikipag-ugnayan sa Ama upang tayo ay ariin niya, no, napatawarin sa ating mga kasalanan. Sapagkat kung walang Kristo, ay walang tagapamagitan, walang pag-asa. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang siyang umaalalay sa atin. At ginagawa ng Panginoon ang magagawa niya upang tayo ay alalayan sa lahat ng panahon ng ating buhay. Yan ang kagandahan na mayroong tagapagligtas, mayroong umaalalay sa atin. Kaya sinabi ni Juan sa kanyang sulat, 1 John chapter 1 verse 5 to 22, at ito ang mensahe na aming narinig sa kanya. No? Ito'y sinabi ni John sa kanyang sulat tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, at sa inyo'y aming ipinahahayag, you know? Sa lahat ng bumabasa ng sulat na ito ay para sa atin na ang Diyos ay liwanag. No? At sa kanya'y walang anumang kadiliman, ang sabi niya. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. So yan ang katotohanan, na ang dugo lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang lumilinis sa ating lahat ng ating mga kasalanan. At kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ito, mahirap ito. Minsan makakarinig tayo ng mga ganitong mga pangungusap sa mga ibang tao. Wala akong kasalanan. Ha? Kung minsan, maaring ang tao ay nagsasabi ng totoo, maaring nagsisinungaling, hindi natin alam ang puso ng isang tao. Kung ang isang tao ay nagkakasala at sinasabi niyang wala akong kasalanan, ay dinadaya lamang ng tao ang kanyang sarili at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ngunit kung ang isang tao ay nagsasalita na pawang may katotohanan at nagsasalita ng may katotohanan, ang Diyos ay isa sa kanya anuman ang mangyari. Hindi siya pababayaan ng Diyos. At kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. So ito yung tumutukoy na sa ating mga pagsisisi, sa ating paglapit muli sa Diyos. Kaya nga dito ay ini-encourage ni Apostle John na kahit na tayo ay mga anak ng Diyos, hindi maiiwasan na tayo ay nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin. Yan yung sinasabi niya na may mga kasalanang hindi ikamamatay. Pero meron ding kasalanan ikamamatay. Kaya mag-iingat tayo na baka yung ginagawa natin ay mapunta tayo doon sa kasalanan ikamamatay. Kaya nga yung mga kasalanan hindi natin inaakala na nagkakasala na pala tayo sa magitan ng ating pag-iisip, ng ating pagsasalita, ay minsan nagkakasala tayo dyan na hindi natin sinasadya na may mga meron tayong mga sinasabi, may meron tayong mga iniisip. No? Nagkakasala tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Hindi pa nga tayo gumagawa ng isang bagay ay nagkakasala na tayo sa magitan ng ating pag-iisip. Maraming mga halimbawa dyan. Halimbawa, naiinis ka sa iyong kapwa. No? Ayaw mo siyang makita. O doon pa lang, yan na. Nagkakasala na tayo ng tinatawag na pagtatangi. O, diba? Kapag tayo ay merong kinaiinisan, iniiwasan natin. Diba? So yan ay isang mga bagay na dapat tayo mag-iingat. Kasi kapag umiiral sa atin ang mga bagay na ito, tayo ay hindi pa mature, you know, sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi pa natin kayang tanggapin yung ating kapwa, kung ano siya. Diba? Kaya nga, mahirap yan. Napakahirap yan. Kung tayo dyan sa Pilipinas, ay namumuhay tayo na kapwa Pilipino at mga kababayan na nanggagaling sa iba't ibang mga probinsya. Dito sa Toronto, iba ang sitwasyon namin dito. Kasalamuhan namin ang iba't ibang klaseng tao sa buong mundo, iba't ibang nasyon,
iba't ibang klase ng ugali ng tao, iba't ibang klase ng pakikipag-usap, hindi lang ang kapwa Pilipino ang aming pinapakisamahan dito. Bawat isa, iba-ibang kultura, iba't ibang kaisipan, di ba? Ang hirap niyan. Kaya nga, hindi tayo basta-basta minsan na yung bang ating kultura ay hindi natin ipinipilit sa kanila. May kanya-kanyang kultura yan eh. Kaya nga kung minsan eh, mas mabuti na lamang kung minsan mag-sip na lang ng bibig. No? At kasi the more na may sinasabi tayo, the more na nagkakamali tayo. No? Ganyan ang ganyan ang sistema kung minsan eh. Na kapag ang isang tao mainit ng kalooban, ay wala na hindi niya na makokontrol yung kanyang bibig. No? Marami nang lalabas at lalabas diyan. Kaya nga yan ay isang bagay na dapat nating pag-ingatan sa ating buhay na kung tayo ay nagkakamali ay i-rewind natin yung buhay natin at magkaroon tayo ng ano ng refleksyon. At tingnan natin meron ba akong nagawa sa araw na ito na hindi kalugod-lugod sa mata ng Panginoon? Meron ba akong nagawa na nakasakit ako ng damdamin? Kumisan tayo ang ginagawa ng masama eh. No, tayo ang may alimbawa, chinichismis tayo. Hayaan nyo sila eh. Kasi sila ang nagkakasala sa bahaging yun eh. Tayo nagiging biktima. So ang nagiging misa na natin, nagiging parang, natin yung parang pag nalaman natin, eh parang misan nag-ano tayo, nagre-react tayo. Misan mahirap yung ano eh, yung sitwasyon na pabayaan mo na, di ba? Kumisan, meron din tayo kasi tayong pride eh. No? Ganyan ang buhay natin eh. No? Kaya nga minsan eh, nagkakagulo dahil pinapatulan. Kaya nga minsan eh, talagang sa aking karanasan, kumisan, no, tumatanda na tayo. No? Minsan eh, iniingatan din natin yung ating sarili na huwag tayong magagalit. Kasi kapag pag nagagalit tayo, tumataas yung high blood pressure natin. Di ba? Kaya kung maaari, pigilan natin ang ating sarili. Baka mamaya kung dahil doon sa galit mo na may ginawa sa yung kapwa mo tapos nagalit ka, eh di kung tumaas ang blood pressure mo at na-stroke ka, wala na. You know? So, sino may hirapan? Di, yun yung may katawan. Kaya ito, pinaglalabanan talaga natin yung mga bagay na ito. Kasi may mga tao kasi sa mundo na walang pakundangan kung magsalita. So, may mga tao na talagang susubukin ka talaga eh. No? Kaya nga, diyan natin malalaman kung gaano kakatibay ano sa mundong ito. Kaya naman mahirap po minsan kung pababayaan mo na lang. No, kailangan ano kasi depende sa sitwasyon eh. Kaya nga sa buhay natin ay palagi na lang natin sigurong sinasabi na magparaya na lang tayo. Bahala na ang Panginoon diyan, no? Di baling ipahiya ka, no? Di baling kutyain ka, no? Wala namang siguro mawawala kung hindi ka na lang magsasalita, ihayaan mo na lang sila. Eh. 'Di ba? Iwasan mo na lang kung maaari. So ang Panginoong Jesucristo, ganun ang nangyari sa kanya eh, no? Kaya nga ang Panginoon, masasabi natin walang makakatulad sa kanya eh. Sa kanyang ginawa dito sa mundo, walang makakatulad sa kanya eh. Kahit sino. Kung si Pedro nga ay personal na apostol niya o disipulo niya eh hindi niya natularan ng gusto eh. Mainitin si Pedro eh, mainit ang ulo. 'Di ba? Lalo na si John, yung sumulat ng Gospel of John. Yung si John the Beloved. Mainit din ng kalooban niya. At saka si Santiago na kapatid niya. Yung binansagang mga son of Boanerges. Kung tawagin, anak ng mga kidlat. Kung tawagin, ni Zebedee. Anak ni Zebedee yan. Yan yung mga, pag sinabing anak, yung son of Boanerges, eh, anak ng mga kidlat. Ibig sabihin na mainitin yan. Mainitan ng kalooban, mainitan ng ulo. Diba? Kaya nga, mga kasama na ng Panginoon yan, ha? Eh nung sila ay naglalakad doon sa isang bayan sa Samaria eh, hindi sila tinanggap ng mga tao doon eh. Ang sabi ni John at saka ni James eh, Panginoon, hayaan mo magpadala ka ng kulog at kulugin mo na lahat yung mga taong yan. Pukpuksain na. No? Magpadala ka ng mga kidlat dyan. O ano, di ba? Kaya nga sila mga binasagang son of Boanerges eh. Mga anak ng ano? Mga anak ng kulog kung tawagin. Eh ganun din si Pedro. Mainitin din si Pedro eh. Kaya nga, binago ng Panginoon si Pedro noong ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli sa mga patay eh. Kaya nga ang mga Kristiyano, kahit na mga lingkod ng Diyos, mga pastor, ministro, hindi maiwasan din kung minsan nagkakaroon din ng konting ganyan. No? Kasi nasa laman tayo eh. No? Nandito tayo sa laman at dugo. Kaya hindi maiwasan kung minsan
na mismo yung ating sarili mismo ang minsan kalaban natin. Hindi natin masupil ang ating sarili. So ito yung mga bahagi na ginampanan ng ating Panginoon Jesucristo nung siya ay nasa lupa pa. Napaglaban ng Panginoon yung kanyang sarili na hindi siya gumante, no? Sa mga pangutya sa kanya ng mga Pariseo, ng mga teachers of the law, na yung mga eskriba na palaging lumilibak sa kanya, hindi niya ginantihan eh. Hinayaan niya. At makakapulot tayo ng mga gandang aral sa mga ginawa ng Panginoon diyan, no? Kapag ka tayo ay nagpaunlak doon sa invitation ng galit, oh, ng tukso, maapektuhan tayo diyan sapagkat hindi natin napaglabanan yung ating sarili. Ano yan eh, trap yan eh. Kaya nga ito ay binibigay sa atin ng Panginoon sapagkat ay naranasan ng Panginoon ang maging tao. So tayo, dapat alam natin kung ano ang dapat natin gawin at gayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga pagtitiis, mga kanyang self-control. Kaya talagang naging tao ang ating Panginoong Jesucristo talaga. At ito ang dahilan kung bakit siya naparito para bigyan tayo ng mabuting halimbawa na tularan siya. So dahil sa ang tutubusin ng ating Panginoong Jesucristo ay laman at dugo, kundi tayo mga tao, kaya nagkatawang tao siya. At kinakailangan ng ating Panginoong Jesucristo na maging tao din, kaya siya bumaba dito sa lupa. Kaya nga sapagkat sa pagiging isang tunay na tao lamang, sabi ng mga kapangalan natin, ginagamit nila yung salitang tao lamang, no? Yan, kaya talagang wala tayong magagawa sa kanila eh. Ginadagdagan nila ang salita ng Diyos at binabawasan nila. Kaya naman yung sinabi ng Panginoon sa kanila na ang sino mang magbabawas at magdadagdag ng mga salitang nasulat, no? Sa mga hulang ito, no? Ano, tatanggalin din ng Panginoon ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kung ano man ang nandito sa salita ng Diyos, yan lamang, wala na tayong babaguhin dyan. Kahit nga lamang yung mga interpretasyon, nag-iingat tayo dyan. Hindi natin ini-interpret ang Biblia. Sapat na ang Biblia. Nabasahin natin at ipaliwanag natin sa tao. Hindi natin ini-interpret ang Biblia. No? Sapagkat naihayag na yan eh. You know? Hindi na natin yan ini-interpret kung hindi ipinapangaral sinasabi sa tao. Kaya nga may mga tao na binabago nila ang salita ng Diyos, kaya pagdating ng paghuhukom, makikita ninyo kung ano mga ginawa nila. Siya ay maaaring maging karapat-dapat na tumubos sa lahi ng tao, ay ang ating Panginoong Jesucristo mula sa kapangyarihan ni Satanas. Namatay ang ating Panginoong Jesucristo upang wasakin ang kapangyarihan ni Satanas sa mga sumasampalataya. Hanggat ang isang tao ay hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, hawak siya ni Satanas. Huwag niyo kalilimutan yan. Kasi dalawa lang eh. Masama at saka mabuti. Ang mga tao sa mundo, hanggat hindi sila sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi nila tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas at kinikilala ang Ama bilang manlilikhang Ama, manlilikhang Diyos. Sila'y nasa panig ni Satanas. Ganyan lang yan eh. Kung hindi ka sa Diyos, kay Satanas ka. No? Eh sasabihin ng mga tao, eh, hindi naman ako gumagawa ng masama eh. Oo, wala akong Diyos, wala akong reliyon. Ayun ang akala niya, no? Eh sino ba ang Diyos ng salibutang ito? Si Satanas ang may-ari ng salibutang ito, hindi si Kibuloy. Ha? Eh nakikipagkompetensya pa si Kibuloy kay Satanas eh. Sabi ni Kibuloy, siya daw ang may-ari ng kaluluwa ng buong mundo. Siya daw ang may-ari ng salibutan. Eh magagalit si Satanas sa kanya. Sapagkat si Satanas ang may-ari at siya ang Diyos ng salibutang ito. Di ba? Oh, nakikipagkompetensya pa kay Satanas. Isa lang ang may-ari ng sanlibutan eh. Si Satanas ang Diyos ng sanlibutan. Oh. Kaya nga, ang sabi ni John muli sa 1 John sa kanyang unang sulat, chapter 3 verse 8, ang gumagawa ng kasalanan, ito ha, huwag niyo itong kakalimutan, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. O oh, yan. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Si Satan itong binabanggit na Diablo, si Lucifer. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Kaya naparito ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa ay upang dalihin tayo mula sa kamatayang espiritual sa buhay na walang hanggan. Yan ang dahilan kung bakit dumating ang Panginoong Jesucristo.
No? Kung wala ka tayo sa Diyos, nasa panig tayo ng masama. Sabihin ng mga tao, hindi man ako gumagawa ng masama, eh yun ang alam nila. No? Oh. Eh wala sa kanila ang Diyos eh. Paano sasabihin lang, di ba? Eh mali ano yun, nasa pag-iisip lang nila yun. Pero in reality nun, no? Kung hindi ka sa panig ng Diyos, nasa panig ka ng masama. Ganun lang yun, dalawa lang yun. At ililigtas sila mula sa pagkatakot sa kamatayan. Kaya nga ang mga tao ay hinihimok ng banal na kasulatan na manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bago pa mahuli ang lahat. No? Kapag dumating ang Panginoong Jesucristo at hindi ka nasumpungan na naniniwala at nananampalataya sa Kanya bilang anak ng Diyos, saan ka pupulutin? Saan ang pupulutin ng tao? Wala. No? Kundi kahatulan. Sapagkat ang sino man na hindi sumasampalataya sa anak, no? Sinasabi ng John 3:16, no? Kapag hindi ka sumampalataya sa anak, ano mangyayari? Hindi ka maliligtas. Walang kaligtasan. At ang sasabihin ng mga iba, pumasok ka sa iglesia at ikay maliligtas, hindi naman nakakapagliligtas ang iglesia eh. O, ang nakapagliligtas ay ating Panginoong Jesucristo. Siya ang nagliligtas, hindi ang iglesia. Dinadala yung mga ligtas doon sa iglesia. Ganun yun. Kaya ang sinabi dito sa Revelation chapter 1 verse 18, no, at ang nabubuhay, ang ating Panginoong Jesucristo yung nabubuhay na yan. At ako'y namatay, sabi niya. At narito, sabi niya, ako'y nabubuhay magpakailanman. Kita ninyo yung sinabi ng Panginoon. Siya ang nabubuhay before at ako'y namatay. Sabagkat pumunta sa dito sa mundong ibabaw, nagkatawang tao, ipinako sa krus, inilibing, tapos nabuhay na maguli, umakyat muli sa langit. At narito sabi niya, ako'y nabubuhay magpakailanman. Bumalik siya sa kanyang pinanggalingan eh. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan. Kita ninyo. At ng Hades. Oh, kita niyo. Sa magitan ng pangako ng buhay na walang hanggan, kasama ang Diyos, no? Sinabi ni John muli, John the Beloved, sa kanyang Gospel of John chapter 17 verse 3. At sinabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan. Itinuro niya ang ating Panginoong Jesucristo. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Kita ninyo? Sinabi niya mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay iisang Diyos na tunay. At siya iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. No? Sinabi, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa pamamagitan bagay si Jesucristo. Diba? Kaya ito na yung ano, ito na yung pag-asa ng tao na tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Baka mahuli na ang lahat, no? Kaya nga walang maidadahilanan ang mga tao sa mundong ito bago sila mamatay. Sapagkat walang kaligtasan maliban sa isinugo kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. At sinabi sa verse 15, chapter 2 ng Hebrews verse 15, at mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nanga sa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Kita ninyo, at mailigtas silang lahat, no? Dahil sa takot sa kamatayan. Maraming mga tao ang natatakot sa kamatayan. Sa panahon ng COVID-19, sa pandemya, maraming mga tao natatakot na magkaroon yan. Kita nyo, usap-usapan ngayon dito sa Toronto na ang bagong strain na yan, na yung variant na kumakalat na yan, ay ang ayon sa kanila, yan na ay umaano na sa hangin na. No? Sumasama na sa hangin. O, paano kung walang mga taong ano diyan, hindi nila binibigyan ng ano yan, maaring sabihin nilang hindi totoo. Kahit na hindi totoo o hindi, ang utos ay utos ng gobyerno. Maglagay kayo ng mask, maglagay kayo ng face shield, protektahan ninyo ang inyong mga sarili. Anong ginagawa ng mga tao? Hindi sila naglalagay ng mask at saka hindi naglalagay ng face shield. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng virus. Diba? Kaya ngayon, kapag nagkaroon na sila ng virus sa katawan nila, unti-unti na sila natatakot at iisipin nila, baka ako mamatay. Eh nung bago pa sila nagkaroon ng virus, pinagsabihan na sila na magsuot ng mask, maglagay ng face shield at saka magugas ng kamay. Ginawa ba nila? Diba? Utos yan eh. No? Requirements yan. So kapag ang mga tao ay matigas ang ulo at hindi sumusunod sa utos ng gobyerno at para sa kabubuti natin, at nung nagkaroon na, saka sisisihin pa minsan ng Diyos. Diba?
Kaya, ano ang dapat nating gawin? Hindi natin pwedeng pilitin ng tao na gawin ang tama. Ang sino mang susunod sa tama ay siyang maliligtas, siya ang hindi siya mapapahamak sapagkat sinusunod niya ang tama. No? Ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Kristo ay nagbigay ng daan para sa atin. Nagbigay siya ng mga palatuntunan na dapat nating lakaran. Ang problema sa panahon ngayon, marami, halos buong mundo ay ini-ignore, dinadaanan lamang ang mabuting balita na inilaan para sa kanila. Nakuha na natin, natanggap na natin eh. Nasa sa atin na yan. At yan ay pinapahalagahan natin. Pero, paano yung ibang tao? No? Kapag narinig nila, tinatanggap sa kabilang tenga, nilalabas sa kabilang tenga. No? Kaya darating ang araw, kapag kaalam nilang tama, na-realize nilang tama yung pangangaral, babalik sila. No? Kaya hindi pa ang huli lahat eh. May pagkakataon pa ang tao ay makabalik doon sa tamang daan na dapat nating lakaran lahat. Sapagkat may ilan lamang ang nakasumpong yan. Kakaunti lamang ang nakasumpong. Ngunit ang mga nakasumpong ay nagpapatuloy, nananatili sa kanilang pananampalataya. No? Hanggang inaasahan na lamang nila yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. No? Hindi na sila nag-iisip pa ng mga ibang bagay pa. Katulad nating mga tagapangaral, mga Kristiyano, mga tinawag ng Diyos sa pananampalataya. Hindi na tayo nagluloko sa buhay natin. Hindi na tayo naglalaro ng apoy. Hindi na tayo gumagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Alam natin eh. Alam natin consequences ng gagawin natin. Kaya bakit pa tayo gagawa ng mga bagay na yan? Hindi na. Alam na natin eh na may parusa dyan. May curse yan. Kaya nga nagpapatuloy na tayo kahit na ano pang dumating sa buhay natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa mga ginagawa natin kasi nasa sa atin siya. Sinabi niya na gagabayan ko kayo, iingatan ko kayo sapagkat ako'y sumasa inyo. Diba? Kaya nga ito sinabi sa verse 16, Hebrews chapter 2 verse 16, sinabi dito, sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ng mga anghel. Kita ninyo dito. Sino yung tinutulungan ng Panginoon dito? Kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Kapag binabanggit ang binhi ni Abraham, naiisip natin kaagad ay yung mga Israelita, yung mga Hudyo. Okay? Sa laman niya na, sa laman. Totoo yan. Kapag sinasabing binhi ni Abraham sa lumang tipan, ang mataas na saserdote ay tagapamagitan sa Diyos at sa kanyang bayang Israel. So ang kanyang high priest, ang trabaho ng high priest ay regular na mag-alay ng mga hain ng hayop alinsunod sa batas ng Diyos at tumawag sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng mga tao. Ito yung sabinhi ni Abraham sa laman, no, sa panahon ni Moises. Ngayon ay mayroon na tayong Jesucristo bilang ating mataas na saserdote sa panahon natin ngayon. No? Nung umakyat na ang ating Panginoong Jesucristo sa langit, naging mataas na saserdote na siya. Naging high priest sa langit. Siya ang nagtulay ng agwat sa pagitan natin at ng ating banal na Ama sa langit. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa gitna, no? Nakatayo siya sa harapan ng Ama at sa pagitan natin. No? Yan ang sinasabi sa Book of Revelation eh. At nakita ni John na yung mga multitudes of nations, na iba't ibang mga nasyon na pinanggalingan na nakadamit ng mga white robes ay kasama ng Lamb. Ang ating Panginoong Jesucristo yun, at doon ay kasama sa langit, no? At sila'y magkakasama. At yun ay inari ng Panginoon na kanyang mga alagad, no? Yung kanyang mga kapatid, no? At nabubuhay ang ating Panginoong Jesucristo bilang tao nung siya nabubuhay dito, naiintindihan niya ang ating mga kahinaan. Minsan at para sa lahat ay binayaran niya ang parusa para sa ating mga kasalanan sa magitan ng kanyang sariling sakripisyong kamatayan, no, yung pagbabayad sala niya. At naibalik niya ang nasirang relasyon natin sa Diyos. Kaya nandun na siya, nakikipag tagapamagitan sa Ama at saka sa atin. Pinalaya niya tayong lahat mula sa pangingibabaw ng kasalanan at kapangyarihan sa pagpigil kapag buong-buo na nating ipinagkatiwala ang ating sarili kay Kristo, ganap na nagtitiwala sa ginawa niya para sa atin. Yung mga binhi ni Abraham sa espiritual, ang sino mang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay magiging binhi ni Abraham sa espiritual. Yung binhi ni Abraham sa physical,
sa panahon natin ngayon ay hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ha? Yung binhi niya na sa laman. Ha? Meron dalawang Israel eh. Ito hindi ito naiintindihan ng maraming mga tao. Akala nila isang Israel lang. Meron dalawang klase ang Israel. Isang physical Israel, yung tinatawag na Israel in the flesh, at ikalawa ay spiritual Israel. Okay? Yan ay tumutukoy na ang iglesia, ang spiritual Israel ng Panginoon. Kapag tayo ay inilagay ng Diyos sa kanyang spiritual, ay magiging bahagi na tayo ng spiritual na binhi ni Abraham. Hindi niya pinag-uusapan kung ikaw ay isang Hudyo, isang importanteng tao. Hindi na pinag-uusapan yung mga bagay na yon. Ang importante diyan, ikaw ay nailagay na doon, no? Sa binhi ni Abraham bilang spiritual Israel. Tayo ay hindi na sasabihin na hindi ka tunay na anak na nabinhi ni Abraham o anak ni Abraham. Sapagkat ang sino mang sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo ay magiging anak ni Abraham. Diba? Lahat na. Sapagkat si Abraham ang ama ng pananampalataya, una siyang nanampalataya sa Diyos. Kaya nararapat lamang na bansagan si amang Abraham na ama ng mga nananampalataya sa Diyos. Kaya tignan natin yung verse 17. Kaya't nararapat sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid, no? Ang mga Hudyo yan, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Upang gumawa ng pampalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan, no? Yan ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa langit eh. Nagpipilid siya sa Ama na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kalugdan tayo ng Diyos, no? Bigyan tayo ng habag at ng awa. Bigyan tayo ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya. At likas sa tao ang pagiging matigas ang ulo, no? Masuwayin. Likas yan. You know? Yan eh, halos lahat ng mga tao sa buong mundo, ganyan ang, ano, ganyan ang nature. Hindi magigising ang isang tao kapag ka hindi siya nagkamali, kung hindi siya nagkasala, kung hindi niya nakita yung bunga ng kanyang ginawa. Doon pa lang siya magigising eh. Kaya yung mga taong matatalino, mga taong alam ang totoo, ang tama at mali, you know, hindi na nila hinahayaan pa silang magkamali at magkasala sapagkat alam na nila yung consequences ng kanilang gagawin. Kaya naman yung mga taong gumagawa ng mga ganyang bagay ay lubos na pinagpapala ng Diyos. Lalo pa silang gumiginhawa sa buhay sa pamamagitan ng kanilang kaalaman ay ano, lumalago sila. Kaya isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat. Yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo ay nakipag-usap sa sangkatauhan upang maging isang dakilang saserdote at upang kumatawan sa mga Kristiyano at saka sa mga Messianic Jews, sa mga mananampalatayang Hudyong Kristiyano sa harap ng Diyos, no? Dalawang grupo ang kanyang ano eh, ang kanyang iniingatan. Yung mga Messianic Jews, no? Hindi yan mga ano, hindi yan mga Christians, yan eh mga Messianic yan. Pag sinabing Messianic Jews, yan yung mga tinatawag na mga maaminim. Yan yung mga believers, mga Jewish believers yan. Hindi tayo kasama diyan. Tayo ay nasa panig ng Notes 3, no? Christians. Nandun tayo sa ikalawang bahagi. Kaya yung dalawang grupo na yan ay pinag-isa ng Panginoon, no? Naging united yan. Kaya nga yan ang dahilan kung bakit niya pinag-isa yung dalawa. Na wala ng mga Hudyo, wala ng mga Hintil, no? Pinag-isa na yan, no? Yung Kristiyano at saka yung believers ay naging isa na, ha? Kaya nga ang tinatawag na diyan ay Kristiyano na ang tawag diyan. Ah, pag sinabing Kristiyano ay mga follower ni Christ, no? Tagasunod ni Kristo. Eh doon na ako sa pangalang Kristiyano, no? At wala nang iba. Ngayon, sa ganitong paglilingkod, ang kamatayan ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay ginawang pambayad sala sa amagitan ng pag-alis ng matinding galit ng Diyos sa atin dahil sa ating mga kasalanan, no? Yan ang dahilan eh. Bunga nito, maaari na tayo ngayong lumapit sa Diyos nang may pagtitiwala, no? Nung siya ay bumangon sa mga patay at nanumbalik sa Ama sa langit. Nagkaroon na tayo ng pagkakataong lumapit na sa Diyos eh. Kasi yung kurtina sa templo, yung curtain, ay nahati na yan eh. Nakita na ng mga tao yung most holy place eh. Tsaka yung holy of holies eh. You know, yung dalawa. Dati may kurtina nakaharang dyan eh. Eh napunit yan eh. No? Hindi nila alam kung sinong gumawa. Walang nakakita. Basta lang napunit na lang eh. Mula doon sa taas eh. Hanggang bababa eh. Oh.
nung ang Panginoong Isu Kristo ay namatay, no, doon sa bundok ng Kalbaryo. Ang ibig sabihin niyan ay meron na tayong pagkakataon na lumapit sa Diyos, manalangin ng diretso sa Kanya. Wala na makapipigil pa. Hindi na natin kailangan ng high priest dyan para gumawa ng tungkulin na iyon. Tayo na mismo ang dediretso sa Diyos. Kaya ang anak ay may habag na nakikiramay sa atin, nakikisimpatya sa atin ang Panginoon sa panahon ng ating kalungkutan, ng ating lahat ng nangyayari sa ating buhay. No, hindi may iwasan kuminsan, minsan napapaiyak ang tao dahil may problemang din na pinagdadaanan. Na ano yan eh, ang Panginoon nakikipag-compromise dyan eh. Nasa tabi lang tayo ng Panginoon kapag tayo dumadanas ng mga ganyang mga bagay. Kinocomfort niya tayo eh. Hindi natin siya nakikita pero nandyan siya sa tabi natin. Kung tayo ay umiiyak, umiiyak din ang Panginoon dyan sa nangyayari sa atin. Kapag tayo ay tinutukso, ay tinutulungan tayo ng Holy Spirit na mapagtagumpayan natin ang mga tukso na yan. At tayo tinutulungan niya sapagkat siya bilang isang tao ay nakaranas din ng pagdurusa, ng pagsubok at saka tukso. Ngunit kailanman ay hindi nagkasala. Yan ang kagandahan sa ating Panginoong Jesucristo. Nagtagumpay siya kay Satanas. Kung ang Panginoon ay nagtagumpay, ay dapat magtagumpay din tayo laban kay Satanas. O binanggit sa Hebrews chapter 4 verse 14 to 15, sinabi dito ng sumulat, yamang ang tayo ay mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos. Ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Ayan. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. Sino ba ang hindi mahina? Lahat tayo ay mahina sa laman. Walang malakas. Mahina tayo. Nasa laman tayo eh. Ang laman ay patungo sa pagkawasak, hindi sa panghabang buhay. No? Kaya may kahinaan tayo. Kung sasabihin ng mga tao wala kang kahinaan, ay nagsisinungaling ang isang tao. Kaya nga nahahabag ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga kahinaan, kundi isa na tinutukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin ngayong gayon may walang kasalanan. Kaya nga, hindi tayo nagmamalaki sa ating katawang lupa na ito. Sinasabi ng Panginoon, huwag tayong magmataas sapagkat kung inaakala natin na tayo ay hindi ka matitisod, hindi ka babagsak, baka isang araw ay bubigla na lang tayong babagsak. Hindi natin alam kung anong dahilan. Di ba? Kaya yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan, ayan, maganda yan itong sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. At sa araw ng pagiligtas kita'y sinaklolohan. Ha? Narito, sabi niya, ngayon ang panahong ukol, sabi niya. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas. Diba? Kaya yung mga tao na nakikinig ng ebanghelyo ng kaligtasan, ng salita ng Diyos, kung ang mga tao ay hindi pa na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, oras na narinig ng mga tao ang salita ng Diyos na ipinangaral sa kanila, sino man na tagapangaral o ministro na nangangaral ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan ay tanggapin ng sino mang nakapakinig. Sinasabi dito ni Pablo na ngayon ang panahong ukol. Kailan yung ngayon? Yung sa oras na sinabi ng isang tagapangaral o ministro ang salitang ito, na ngayon, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan, tanggapin na ng tao ang kaligtasan na inaalay, inaalok ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi bukas, sapagkat kung ano mangyayari bukas, kung halimbawang may nangyaring hindi maganda, yung oras na iyon, pagkatapos ng oras na iyon na nalaman at narinig ng isang tao at hindi niya tinanggap, hindi niya inaccept yung grace na yon na biyaya ng kaligtasan, baka huli na ang lahat, di ba? Kaya nga dito sinasabi ni Pablo na huwag nating i-procrastinate yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Sapagkat baka mamaya, wala na, malampasan na ito ng tao at hindi na siya makabalik doon sa tamang daan. Sinasabi sa verse 18, palibasa yung nagbata siya sa ating Panginoong Jesucristo ang binabanggit niya, naghirap siya. No, nagbata eh. Pag sinabing nagbata, naghirap yan, nagtiis yan. Sa pagkatukso, kanino? Kay Satanas. At siya'y makakasaklolo sa mga tinutukso. Ayan. Sino sa atin, sa ating lahat, o sino pa man sa atin na hindi nakakaranas ng tukso? Lahat tayo dumadanas niyan. So, kasi meron tayong mata eh. Hindi ako naniniwala na ang bawat isa ay hindi nakakaranas ng tukso. No?
wala sa mundong itong ibabaw ang hindi natutukso. Ha? Si Eva nga eh, sila unang mga tao eh, natukso eh. Tinukso siya ni Satanas, eh, kumain ng prutas, eh, ano, nagpatukso. Eh, nung nakakain na si Eva ng prutas na pinagbabawal ng Diyos, inalok niya kay Adan. Eh, si Adan naman, ay eh, nagpatukso din kay Eva. Alam ni Adan na bawal kumain, ano ang ginawa ni Adan? Imbis na pinagsabihan niya si Eva na, bakit mo kinain yung prutas na yan ay pinagbabawal ng Diyos? Eh kung alam ni Adan na nakakain na si Eva ng prutas, edi sana hindi sana kinain ni Adan yung prutas. Hinayaan na lamang ni Adan na kung si Eva na lamang ang kumain ng prutas, ano ang nangyari kay Adan? Natukso din siya kay Eva. No, sa amagitan ng magandang salita, ang sabi ni Eva, napakasarap ng prutas na kinain ko. Di ba? Oh, eh nung sabihin ni parang si Adan ay natatakam doon sa prutas na kinain ni Eva. Oh, pero alam ni Adan yung consequences na sinabi ng Diyos na kapag kinain ninyo yung prutas na ipinagbabawal ng Diyos, mamamatay kayo. No? Isinakripisyo ni Adan yung salita ng Diyos doon sa pagkain ng prutas na ipinagbabawal. No? Ganyan ang tao eh. Kapag nagawa na ang isang bagay, saka ngayon marirealize niya yung kasalanang ginawa niya. Di ba? Ganyan ang nangyari kay Eva at kay Adan. Kaya nga si Kristo, pag tayo nakakaranas ng mga pagtukso, ng mga pagsubok sa buhay, ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong humingi ng tulong sa ating Panginoong Kristo. Tawagin natin siya. Hingin natin sa Kanya na buksan yung ating isip, yung ating mata, upang hindi tayo magkasala sa Kanya. Kapag nagawa mo na ang isang bagay, no? Na ano ka na sa tukso, nadala ka na. Wala na. No? Meron ng ano yan, meron ng consequences yan. Ayan eh, katibayan niya kay Haring David eh. Oh. Nung makita niya, andun sa taas, nung kanyang palasyo. Ha? Kadalasan, ang kasalanan ko minsan, nangyayari ang kapag wala kayong ginagawa. Kaya palagi dapat tayong busy sa mga ginagawa natin. Kapag ka hindi kayo busy, papasok dyan ang tukso at ang kasalanan. No? Kaya kasi yung focus ng ating isip nandun sa ginagawa natin. Eh. Kung kayo ay busy, hindi kayo mag-iisip ng hindi maganda. Eh, nangyari kay David, eh, isang araw, parang nag-nap siya, no? Nagpahinga siya. Pagkagising niya, nagpahangin doon sa kanyang teres. Eh, no, makita niya si Bathsheba naliligo doon sa itaas ng bubunga ng bahay niya. Kasi sa Israel kasi, doon sa lumang mga bahay niya na. Pero ngayon, meron ganun pa rin eh. Kasi nung ako'y tumuloy sa aking hotel sa Tel Aviv, kinunan ko yan eh, yung buong Tel Aviv na yan eh. Binabansagan niya na White City. Ah, ang Tel Aviv, White City yan eh. Kasi puro puti ang mga building dyan eh, sa palibot niyan. Nung kinunan ko ng video yan sa araw at saka kumuha ko ng video sa gabi, nasa ano ko yan, nasa account ko yan ng YouTube, no? Rico Dagatan din yan. Kaya kung gusto ninyong pasyalan na tignan yung mga pictures ko dyan, makikita ninyo lahat yung mga travel ko dyan, no? Nilagay ko lahat dyan sa YouTube eh. Kaya yung taas ng bahay ng mga tao ay merong open, no? Meron doon mga upuan, no? May mga barbecuehan doon sa taas, ha? No? Matataas na yan, ha? Pero nilagyan pa rin nilang ng plat yan. Ang kanilang mga ano, ang bahay sa Israel ay hindi katulad ng bahay dito sa Toronto na talagang bahay talaga, no? Tsaka sa Pilipinas, hindi. Ang bahay sa Israel ay talagang patag yung ano, yung taas, ha? Parang nung sinaunang panahon, eh. Patag. Kaya pwede kang umakyat sa taas ng bahay mo, at pwede kang mag-ano doon, mag-sunbathing doon kung gusto mo. Ha? Ganun, nangyayari pa rin niya sa Israel. Eh, ganun na nangyari kay King David eh. Kaya ano nangyari? Nagkasala siya, natukso siya. Kaya yaan ang isang bagay na paalala sa ating lahat. Maging busy tayo sa ating mga ginagawa. Huwag tayong standby. No? Kapag ang mga tao standby, ano nangyayari? Nagkakasala ang mga tao. Nakagagawa ng krimen. Ng kamalian kasi walang ginagawa eh. Diba? Kaya nga kung tayo may ginagawa sa buhay natin, hindi tayo makagagawa ng mga bagay na yan. Kung talagang tao eh, gugustuhin niyang gumawa ng mali, sino makapipigil sa kanya kung gagawa siya ng kamalian, diba?
Kaya nasa isip na ng tao yan eh. Kaya nga ang ating pag-iisip ay dapat nating palaging ilaan sa Diyos. Huwag nating hayaan na mapulyot ang ating isip ni Satanas. Dapat palagi tayong humihingi ng tulong sa Diyos. Naggabayan tayo, linisin ng Diyos ang isipan natin. Huwag nating hayaan si Satanas ang kumontrol ng pag-iisip natin. Baka tayo magkasala, di ba? Mahirap yun. Palibase, nagbata ang ating Panginoong Kristo sa pagkatukso kay Satanas, siya'y makakasaklolo sa mga tinutukso. No? Verse 18. Kaya ang pagkaalam na si Jesus ay nagdusa ng sakit at nakakaharap sa tukso, ay tumutulong sa atin na hanapin, harapin natin ang ating mga pagsubok sa buhay, katulong at kasama ang ating Panginoong Kristo. Naiintindihan at pinapasa ng ating Panginoong Kristo ang ating mga pakikibaka sa buhay. Tinutulungan niya tayong buhatin yan. Sapagkat nahaharap niya ito bilang isang tunay na tao nung siya ay nabubuhay pa. No? Lahat tayo may pinapasan. No? Lahat tayo. Kahit kami dito sa Toronto, isipin ninyo, maganda ang buhay namin dito sa Toronto, sa Canada. Ayan ang akala ninyo. Ha? Kaya nga ang sabi nila, nasa Canada, nasa Amerika, nasa Europe. No? Hindi ninyo alam kung ano nangyayari dito sa ibang bansa. Dito sa ibang bansa, kapag hindi ka nagtrabaho, gutom ka. Ha? Wala kaming mga katulong dito. Kami ang gumagawa lahat. Kami naglalaba. Wala kaming katulong. Ha? Ikaw lahat ang gagawa ng trabaho mo. Akala ng ibang tao, maganda ang buhay dito sa Canada, sa Amerika, sa ibang bansa. Kung hindi ka magiging masikap dito, hindi ka magtsatsaga, hindi ka magtatrabaho, hindi ka mabubuhay dito, maggutom ka. No? Kaya nga ang isip ng ibang tao, mag-abroad. Pakikipagsapalaran yan. Ha? Kapag nag-abroad kayo, una, maiiwanan niyo pamilya ninyo. Ha? Yan ang magiging problema dyan. Kapag ang inyong pamilya ay naiwanan ninyo na matagal na panahon, pagbalik ninyo, iba ang sitwasyon. Pagkat na, yung mga, ilang mga panahon na nawala na hindi nyo kasama ang inyong pamilya, malaking gap yan. No? Kaya magandang kung saan man tayo naroon na lang, gumawa, magsikap tayo, no, sa ating mga buhay. No? Gawin natin makakaya natin, napagsikapan natin para tayo hindi magutom, kundi suporta ng pamilya. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan upang hindi tayo mapabayaan. Kapag tayo ay nagpupursige sa buhay, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan ang aking paniniwala eh. Kaya nga dito sa Canada, ganun din kami rito. Minamahal namin ang aming mga trabaho, pinapahalagahan namin. No? Yung mga pagsubok na dumaraan sa amin, pinalalagpas na lang namin kung talagang hindi may iwasan kuminsan ang problema sa trabaho. Iba-ibang mga tao, kultura, nasyon ang iyong makasama. Iba't ibang klase ng pag-uugali ng tao. Kaya minsan, di ba, nagpumapasok yung mga differences. Kaya kung mahal mo ang trabaho mo, papahalagahan mo ang trabaho mo. Hindi ka magpapadala sa emosyon mo. Di ba? Ano mahalaga? Yung trabaho mo. Kikita ka ng pera para suportahan mo pamilya mo. Sarili mo. Hindi ka aasa sa ibang tao. Di ba? Oh. Kaya kung hindi tayo mature sa pananampalataya, ay ba, madali tayo madala dyan. Kaya marami akong mga alam na kasama ko sa trabaho na wala na. Naapektuhan na sila ng mga kamalian na ginawa nila. At yung iba na bumalik na sa Pilipinas dyan. Na? Hindi na bumalik dito. Eh wala na, nagulo na ang buhay eh. No? Nagtatrabaho ka na nga sa isang magandang trabaho tapos hindi mo paminahal yung trabaho mo. No? Sa isang kamalian, ha? Na hindi niya na ituwid yung kanyang sarili hanggang sa naapektuhan ng pamilya niya, hanggang sa nawala na siya ng trabaho, ayan, bumalik na sa Pilipinas, hindi na namin alam kung ano ang nangyayari sa kanila. No? Ayan eh, pagkakamali ng tao yan eh. Kaya pag ang tao ay hindi ibinigay niya ang buhay niya sa Panginoon, hindi siya naging mature sa pananampalataya, oh, ano mangyayari sa kanya? Hindi natin inaasa yung buhay natin sa ibang tao, tayo. Tayo ang nagdadala sa buhay natin sa gabay ng Panginoon Diyos. Walang tutulong sa atin, kundi tayo mismo ang tutulong sa sarili natin. Kaya yung mentality natin, kuminsan, no? Kuminsan, narinig natin yung tinatawag na crab mentality. No? Iwasan na natin yan. Huwag na natin tignan yung ibang tao, tignan natin yung ating sarili. Ano ba yung magagawa ko para sa aking pamilya? Para sa aking kapwa? Hindi yung, ano ba magagawa ng gobyerno para sa akin? No? Walang magagawa ang gobyerno para sa atin.
dapat tayo ang gumawa ng paraan para makatulong sa mga tao. Ganon din sa ating gobyerno, di ba? Hindi tayo magiging pasanin ng gobyerno. Dapat tayo pa ang tutulong sa gobyerno para alalayan at tulungan yung mga namamahala. No? Yun dapat eh. Kaya nga, iba-iba yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Iba-iba yung mentalidad natin. Iba-iba yung pag-iisip natin. Pero kung palagi tayong positive sa buhay natin, makikita ninyo ang diferensya dyan. Makikita ninyo na binago tayo ng Diyos. Makikita ninyo kung anong klaseng tao tayo kapag tayo palaging positive sa buhay. Makikita ninyo yung pagsisikap dyan. Naniniwala ako na ang pagsisikap ay merong ano yan, merong paruroonan yan. No? Kailanman, ang isang taong masipag, no? Maagap, merong kinabukasan yan. No? Hindi ako naniniwala na ang isang taong masipag, matyaga, ha? Madaling araw pa lang, ha? Alas 3 pa lang na madaling araw, ay nagigising na. Ha? Alas 4 pa lang, ay naghahanap na ng pagkakakitaan niya, kung anong gagawin niya. Ha? Eto, naalala ko, nung ako'y umuwi noong 2019, at ako'y tumuloy kila Brother Ricky Omega. Ito, nanonood si Brandon na si Pastor Ricky Omega sa Liliw, doon sa bahay nila, sa Liliw. Ay doon ako muna tumuloy pansamantala hanggat nandun ako sa Pilipinas. At kasi isang buwan lang naman akong naglagi. Kasi yun lang naman ang one month lang ako allowed eh. At kailangan makabalik na ako dito sa Toronto. At kasi hindi na ako dayuhan na ako sa sariling bayan eh. No? Ibinigay lang sa amin 30 days lang. Ano? Kasi foreigner na ako eh. Hindi na ako Filipino citizen eh. Kaya kinakailangan bumalik ako dito sa Toronto. Kung hindi, magbabayad ako ng fine. So, nung ako nandun sa bahay nila, Brother Ricky, no? Mga alas 3 pa lang, tinitignan ko ang oras eh. Meron na akong mga narinig ng mga tao, nagtitinda na. Ha? Nagtitinda na sila ng mga kakanin nila, yung mga kalakal nila. Sabi ko, aba, alas 3 pa lang, gising na yung mga tao. No? Alas 2 pa lang, nandun na sila sa palengke. Naghahanda na sila ng mga titinda nila. O, di ba? Tapos may mga tao pa tayo, halimbawa na inabutan na ng sikat ang araw doon sa bahay nila, ay natutulog pa rin. O, kita ninyo. O. Kaya, nasa sa atin yung tagumpay natin. No? Hindi tayo nahihiya sa buhay natin, kung anong ginagawa natin. Pagsisikap yan eh. No? Maaga pa lang, naghahanap na tayo ng paraan para tayo kumita ng pangangailangan natin. Para hindi tayo magutom. No? Hindi yung naghihintay tayo kung ano ang darating, no? Umaasa tayo sa ibang tao. Umasa na tayo sa Diyos. No? Kaya nga sabi ng kasabihan eh, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi lang puro awa, di ba? Humihingi tayo sa Diyos ng tulong. Gagawin ng Diyos yung kanyang bahagi eh. Pero ano ang bahagi mo naman bilang tao? Nganganga ka na lang ba? Maghihintay ka na lang ba ng biyaya ng Diyos? E siyempre, gagawa din tayo. Diba? Kaya nga sa buhay natin bilang mga Kristiyano, hindi tayo mga tamad na mga Kristiyano. Hindi tayo nag-procrastinate. Sa panahon ng pandemya, malaking pagsubok yan. Maaring ito na yung pagsubok na dumadaan na tayo sa mga maraming pagsubok sa buhay natin. Diyan natin makikita kung anong klaseng Kristiyano tayo sa panahon ng pandemya. Diyan susubukin ng Diyos kung gaano ka katindi sa mga pagsubok na nananaranasan natin. Akala ba ninyo kami dito sa Toronto hindi dumadanas ng pagsubok kung ano naranasan nyo dyan sa Pilipinas? Mas matindi pa minsan dito. Ang mga tao dito nagkakaroon ng mental illness. Baka hindi ninyo alam. Ha? Akala ninyo ang gandang buhay namin dito sa Toronto? Marami akong mga alam dito na sisiraan ng ulo. Ha? Dahil sa nangyayari sa panahon ngayon. Meron pagkain. Oo, meron. Ha? Ang gobyerno tumutulong dyan. Pero ang mga tao, hindi nila magawa kung anong gusto nilang gawin. Ha? Yung ang bago kong kausap na manager namin, no? Yung bagong manager namin. Kasi ang aming leadership, management palaging nagpapalit yan eh. Kaya may bago na naman kami manager. Nagkwentuhan kami, sabi niya, sa panahon daw ng pandemya, halos karamihan ng mga tao ay naging mabalasik na ang kalooban, nagiging magagalitin ang tao, naapektuhan ng pandemya eh.
Ha? Nagbabago na ang kalooban ng pag-uugali ng isang tao. Nagiging, excuse me, nagiging marahas na ang isang tao. Kasi ang mga tao nasa isolation. No? Nasa bahay sila, hindi sila pwedeng makihalubilo sa kapwa-tao. No? Ganyan, ganyan ang epekto ng pandemic. Nagbabago na ang isipan ng tao, nagiging makasarili ang tao. Nawawala na sila ng komunikasyon sa kanyang kapwa. Kaya nga tayo nagpapasalamat, merong Facebook. Ha? Dahil sa Facebook, hindi ka nag-iisa. Ha? O, diba? Siguro na ano yan, na naiintindihan nyo din kung ano sinasabi ko. Eh kung wala kang Facebook account, oh, wala ka pang email, oh, ano mangyayari? Pero may Biblia naman, di ba? Biblia na lang ang iyong palaging binabasa, di ba? Pero sa malaki ang tulong ng Facebook, ha? Pero dapat ay mag-ingat din ang mga tao sa paggamit niyan. Hindi mo yan inaabuso. May mga tao kasing hindi alam gamitin ng isang bagay eh. No? Binigay sa atin yan para gamitin sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Eh, mga tao ginagamit sa kasamaan eh. No? Ang Facebook ginagamit yan para sa pakikipag-ugnayan sa mga tao. Kaya nga social eh. No? Social media. Pag sinabing social media, katulad ngayon, oh, hindi na tayo pwedeng magsama-sama. Oh, edi sa pamamagitan ng social media, nabubuklod ang mga tao sa kaisipan. Oh, edi yung ating kaisipan, eh, lalo pang nagiging healthy. Hindi tayo nagkakaroon ng tatawag ng mental illness. Yan ang purpose niyan. Kaya nga, hindi lahat ng nakikita sa social media ay pinaniniwalaan, di ba? O, di ba, nag-iisip na naman tayo kung ano ang tama dyan at kung ano ang mali. Kaya yan ang mga bagay na napag-uusapan natin kasi nasa humanity tayo, no? Nasa daigdig tayo eh. No? Nilikha ng Diyos yan sa ikabubuti natin. Di ba? Nung araw eh, ang hirap ng komunikasyon. Dito noon, natatandaan ko nung 26 years ago, bibili ako ng $10 or ano na card, na phone card, para tumawag sa Pilipinas. Wala pang Facebook yan. Eh ngayon, hindi na. Wala na. Lubog na ang business niyan, mga calling card na yan eh. Pumunta ka lang sa messenger mo eh. Oh, kausapin mo lang ang iyong friend mo eh. Ano? Nakakausap mo pa sa video pa, live pa. Oh, wala pang bayad. Diba? Oh, yan ang kagandahan. Nakakapangaral pa tayo na salita ng Diyos sa mga live stream, di ba? Kaya pinupuri natin ang Diyos sa mga ganitong mga bagay. Hindi na tayo yung mga bagay na nangyayari sa panahon natin ngayon. Kahit na may problema, may pagsubok, may kahirapan sa panahon ng pandemya, meron naman tayong mga narinig at nakikita naman ng mga tao na nagsasalita sa atin, di ba? Kapag tayo nanonood ng mga ganitong mga gawain sa mga live streaming, di ba? Na-encourage tayo sa mga naririnig natin. Ginawa ng Diyos yan sa isang reason eh, para hindi tayo ma-discourage, no? Kaya lalakasan natin yung ating pananampalataya, no? Hindi tayo manghihina diyan. Kaya kailangan natin ang bawat isa. Kailangan natin ang magpapa-encourage sa atin sa mga nangyayari sa palibot natin kasi nasa ano tayo eh. Nasa humanity tayo. At ang Panginoon, bagamat wala na siya, pero nandiyan pa rin nakatingin sa atin. No? Gagabayan pa niya tayo eh. Kaya ano, dumating na yung isang oras eh. No? Kaya marami pa akong gustong sabihin sa inyo. Pero itutuloy ko na lang ito bukas uli. No? Itong verse 18, tatapusin ko na ito. Kasi pagkatapos na ito, ano na tayo? Chapter 3 na tayo eh. Kaya bukas ay meron pa akong mga sasabihin. Kaya siguro, baka bukas, baka diretso na tayo hanggang ano na chapter 3 na tayo ng Hebrews. Kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid, ano? At baka magkaroon ng magandang ano na announcement siguro itong bago matapos tong taon na to na unti-unti nang ano, bagamat gumaganda na ang takbo ng ibang bansa, but meron pa ring mga sumusulpot na mga bagong variant at saka na mga bagong strain. Kaya atras abante ang nangyayari. Kaya, mga kapatid, ay hindi tayo nawawala ng pag-asa. Kasi kaming mga nandito sa North America, no? Diyan sa Amerika, dito sa Canada, ay talagang gusto naming umuwi. Gusto naming bumisita sa Pilipinas. Gusto naming pumunta sa mga bansa na gusto naming puntahan. Eh hindi, meron pang nakakahadlang pa, di ba? Kaya sabik kami makalabas ng bansa eh. Kasi ilang taon na,
Ah, kasi taon-taon kami umaalis dito eh, para kami magkaroon ng tinatawag na ano, na magpahinga ka muna ng isang ano, ng mga ilang sandali para mag-re-energize ka, no? Hindi namin nagawa 'yan noong nakaraang taon. Kaya hindi kami nawawala ng pag-asa na ano, na makakabalik ulit, you know, sa ganung sitwasyon na sana pa na ano, loobin ng Panginoon na manumbalik na uli, you know, kung ano yung ginagawa natin noong araw. Pero naniniwala ako na magkakaroon ng transformation ang buong mundo, ang mga Kristiyano. Magkakaroon tayo ng pagbabago sa buhay natin. Maaaring ito na yung panahon na ginigising na tayo ng Diyos upang malaman natin kung ano talaga, ang kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, magkita-kita na muli tayo bukas at maraming salamat sa inyong pagantabay, you know? At manatili tayo sa pananampalataya. Ano man ang mangyari sa buhay natin, andyan lang ang Panginoon, nandyan lang siya. Huwag niyong kalilimutan na nandyan siya. At magpalakasan nga, sabi nga ng kasabihan sa bawat isa. Kailangan natin ang bawat isa. Kaya tayo magpapasalamat sa Panginoon at maguling magkita-kita bukas. No? So magpapaalam na ako mga kapatid. At salamat sa inyong pakikinig at sa inyong panonood. At nawa ang salitang ito na ating mga napag-usapan ay naway makatulong sa inyo. No? Magpalakas sa inyong pananampalataya. No? At huwag kayong madi-discourage. No? Kasaman, magsasama-sama tayo sa Espiritu. Magpalakasan sa Espiritu. Huwag kayong panghihinaan ng loob. So mga kapatid, maraming salamat. God bless at see you tomorrow. Okay? Have a great day everyone. And bye now.